Alright guys, so pag-usapan lang natin yung paparating na presale ng League of Ancients. Reminder lang din to na mamaya na to in 4 hours. Tapos kung pupunta kayo dito sa Discord, and usually helpful talaga yung mga Discord sa mga playtour and games kasi nandito yung mga full announcements and interactions. Mas segregated yung mga topics based dun sa mga channels. Dito rin merong mga moderators and admins para i-accommodate din yung mga concerns natin and mga questions. And makikita natin dito sa recent na announcement nila, so meron ng LOA token, contract address. Pero yung isang magandang topic lang din dito sa post na to is yung update nila about CertiK Audit. And maganda tong pag-usapan kasi yung CertiK Audit, usually ito yung preferred talaga ng mga investors, ng mga strategic partners kasi kilala na tong security audit na to sa blockchain industry. So mamaya pag-usapan pa natin yan. Pero sa ngayon, interested lang ako na i-check tong contract na to kung lalabas na siya sa MetaMask natin. Okay guys, so meron na siyang contract. Pero usually naman kasi kapag bumibili tayo sa private sale or sa pre-sale, hindi pa natin makukuha yung mga tokens na yan by tomorrow dun sa webpage na i-up nila. For sure dun natin makikita paano yung magiging vesting nung tokens na yon, kailan natin makukuha, and then yung details din about the oversubscription, kung ilan lang yung allocation na makukuha natin. Imagine guys, 2 million LOA tokens lang yung magiging available sa pre-sale. Hopefully, lahat ng mga gustong sumuporta sa game makakuha ng allocation nila kasi yun din naman yung gusto ni LOA, na kaya nga yung pricing ng token nila is same lang din. Kino-consider nila na lahat ng mga early adopters as much as possible, diba? They get the price of the tokens at the same rate lang din. Gusto ko lang pag-usapan dito yung CertiK kasi lagi ko na rin itong napapansin. As you know guys, involved din ako sa project na PlayerMon pero hindi pa natin siya pinag-uusapan dito. Pero ongoing na rin yung CertiK audit na yon. And yung mga nakukuha kong feedback about it, nga, hindi ganun ka-affordable yung magkaroon ng CertiK audit. So dun pa lang, makikita mo na kung serious talaga yung dev dun sa ginagawa nila na game. Imagine guys, 50,000 USD yung price ng CertiK audit. And dahil dyan, nagsimula na rin ako na mag-check-check about sa CertiK audit eh. And nakita ko dito na kaya siya important dun sa mga blockchain games din is because malaki yung effect nito para ma-secure yung mga fund and transactions na pumapasok dun sa may blockchain. Kung makikita nga natin dito, yung importance ng security audit is chine-check nila yung mga every line of codes. Hinahanap nila yung mga vulnerabilities para ma-ensure na walang mga hacker na pwedeng makapag-exploit nung contracts na i-release ng isang game. So ito naman yan guys, mababasa naman natin dito yan. So same lang din, 'di ba? So napakahalaga ng security, lalo na ang usapan natin dito is finance, 'di ba? So related sa mga kaperahan. Sa ngayon, si CertiK yung pinaka sikat lang din or proven na yung credibility in terms of doing the assessment sa mga contracts. So makikita natin dito na yung focus din nila is yun nga, ma-undergo yung smart contract sa mathematical method, and then at the same time merong mga experts around Google, Microsoft, Oracle and Facebook na nagre-review ng contract, and then magkakaroon din ng audit report para malaman yung vulnerabilities, and at the same time nagpo-propose din sila ng mga solutions or recommendations how they will address yung mga nakikita na vulnerabilities. Actually sobrang important nito kasi dito rin natin may ensure kung katiwa-tiwala ba yung project na pag-iinvestan natin. And yun nga yung maganda sa League of Ancients, dahil nag-take na sila nitong CertiK audit, so this is ongoing, so it boosts din yung trust natin dun sa project kasi they are really serious about it and they want to do it and they want to make sure na long term okay yung magiging smart contracts. Kapag sa oras na na-deploy mo na yung smart contracts na yan, same with tokenomics din, di ba? Kapag na-set mo na yan, na-deploy mo na yan, wala nang bawian yan eh. So yun na rin yung setup natin. Kaya nga
lahat din ng mga transactions natin is in public din eh. So, kitang-kita rin yung lahat ng mga ginagawa natin within the smart contracts. Kung may ensure natin na safe talaga yung smart contracts natin, then that will be for long term. And kung titingnan nyo rin yung LOA, 1 billion token supply yung inallocate nila sa game, di ba? So, ibig sabihin lang din ito, maraming mga transactions na mangyayari dito, and if they aim na tumaas yung valuation ng game na to, so they want to make sure na walang magiging mga flaws. Like for example, mapasok ka lang ng hacker, di ba? Mapasok ka lang ng mga security issues. So pwede na agad magkaroon ng problema yung project mo. Example lang natin, di ba? I'm not sure kung totoo to, pero yung spaceport, di ba? Sinasabi nila na dinedrain daw ng blockchain developer yung fund ng game, and yun yung reason kung bakit nag-rug pull na sila, di ba? So, nag-stop na yung game na yon. Pero ito kasi sa LOA, naka-partner din to sa Monsta Infinite, di ba? And alam din natin na lahat ng mga advisors nito, mga kilalang tao rin sa kanya-kanyang mga industry. Like, may someone na principal architect sa AWS, merong mga C-level executives from known companies din. Maganda na they are looking at CertiK na preferred din talaga ng community in terms of auditing yung blockchain. Ito nga, meron na silang initially nirelease na report kasi yung process nga nito is i-assess nila and then they will identify yung mga vulnerabilities and then they need to acknowledge, they need to take actions hanggang sa ma-resolve nila yung mga issues na yon. Para kapag nirelease na or in-approve na ng CertiK, ma-ensure natin na credible talaga and accurate, effective yung na-create na mga codes related sa blockchain smart contract. So yun, makita natin dito yung mga findings na merong mga nakitang concern related to centralization, withdrawal all, lack of time restriction, potential re-entrancy attack, DOS attack in return BNB, siguro related to dun sa oversubscription method, no? And then missing input validation, potential resource exhaustion, missing error messages, missing emit events, unsuccessful presale handling, centralization risk, missing decimal during setting team coin distribution, missing error messages, variable could be declared as constant, and so on. So yan. So may nakita rin tayong topic about presale, no? Presale handling. Pero sinabi naman nila dito na yung iba daw na mga issues sa smart contract na-resolve na, and yung final report will be published. Actually, nakalagay pala dito is all ongoing issues of the smart contract has been resolved and the final report will be published on CertiK website soon. Ayun, gusto ko dito yung transparency din nung LOA team, diba? Na they want to ensure na they should be trusted din kasi they are doing all of this. And guys, the moment na matag mo yung pangalan ng mga known organization, hindi naman yan basta-basta eh. And hindi papayag yung CertiK, di ba? Kung hindi yan naka-align sa kanila. Kasi they have their brand din. So, we can trust them. So, yun, guys, pwede nyo yung i-check to. So, shinare naman nila yung link nandito sa white paper. Actually, ito yung mga information about sa presale. And then, tinag nila dito yung smart contract ng presale. Kasi iba-iba yan eh. For presale, may sarili ka na ano rin, smart contract for that. So, yung mga suggestion nila, i-enhance daw yung coding practices and then add enough unit test to cover the possible use cases para makita rin yung mga potential bugs. And then provide more comments for each function for readability, special contracts that are verified in the public. Provide more transparency on privileged activities once the protocol is live. So, yun. And makita natin sa report na pinapakita nila yung summary ng mga vulnerability starting from detection and then kung ano yung mga pending, ano yung mga na-decline, acknowledge, partially resolved, and resolved. So mukhang kung sinasabi ng League of Ancients na na-resolve na lahat, then hindi na to updated. So hintayin na lang yung next update for this. What else? So dito, ayun nga, may nakita sila na 17 total issues. And ito yung mga severity and status. And sabi na nga nila, na-resolve na daw yan. So,
it depends on us, di ba guys, kung pagtitiwalaan ba natin yung announcement or what. Kaya nga sabi nila, kapag mag-i-invest tayo, make sure lang natin na alam natin kung ano lang yung kaya nating i-risk. Kasi ako guys, pinasok ko rin yung ibang mga game kasi gusto kong maintindihan ano ba yung nangyayari from their side. And ang observation ko lang guys is, nakadepende talaga siya dun sa capabilities ng team and yung determination nila na talagang i-put up yung project to be successful. Kasi at the end of the day, hindi talaga madali ang mag-develop ng mga products, and kung hindi sila ganun ka-committed and hindi rin sila isusupport ng community, I don't think na magiging successful yung mga games na ginagawa. So like for example, itong si League of Ancients, in terms of user adoption, sila yung unang MOBA sa blockchain. For sure, maraming gustong mag-adopt, maraming susuporta sa kanila, and kitang-kita naman natin yon sa lahat ng mga nagpo-promote, lahat ng mga nagpa-whitelist, even yung information about strategic partners, they have to, ano ba, kalahatiin yung mga investors ng mga strategic partners and ibalik sa kanila yon, and then i-accommodate pa yung ibang mga good backers. Same nang pinupuntahan ng Mon sa Infinite din ngayon, parang well distributed yung mga tokens among multiple partners and users, so good thing yon. And then kung i-relate ko rin siya for example dun nga sa isang game, yung Player Mon, so diba, docs din sila and ginagawa yung lahat ng makakaya para magawa yung project. They own a game studio. And then in terms of blockchain, they are one of the experts in sa area ng blockchain. Pero at the end of the day, no one can tell, di ba, ano mangyayari later on sa project. Iyan talaga yung observation ko. Parang we cannot blame anyone kapag mag-i-invest tayo sa isang game. So we just need to make sure, depende sa level ng tiwala natin and kaya natin na i-invest to the point na, alam mo yun, kung matatalo ka ba, ika-depress mo ba yan, or as in, masisira na ba yung buong buhay mo. So, wag natin gawin yun, di ba? So, make sure lang natin na kung ano yung kaya natin i-afford to lose. And yun lang yung i-take natin. Pero dito nga sa pinag-aaralan natin, we can see, di ba, yung mga facts, yung mga data, how it will support, di ba, yung success nung game na tinitingnan natin. Ayun, yun lang guys. So, I hope may natutunan ulit tayo ngayon, especially dito sa CertiK Audit. So, alam na natin guys, di ba, this is one of the things na pwede nating hanapin sa mga games na papasukin natin para makita rin natin gano'n sila ka okay in terms of expertise, and then at the same time related na rin to sa ano eh, kung gaano ka seryoso yung mga projects and gaano rin sila ka capable in terms of funding, di ba? Kasi sabi ko nga, $50,000 yan eh, so sobrang mahal niyan.